Magandang araw mga boss. Welcome back ulit sa channel natin. So kung makikita nyo mga boss, mayroon ditong electric pan. Pukuda siya. Ang brand niya Pukuda. So ang problema niya, hindi siya umiikot. Minsan umiikot, pero minsan tumitigil. So samahan nyo ako na ayusin natin to para malaman nyo rin kung ano ba yung magiging problema nito. So sa mga professional alam na to, pero sa mga baguhan, so dapat panoorin niyo to. Unang gagawin natin, isaksak muna natin, i-plug in natin yung ating electric fan. Tapos try natin kung so ayan lang siya, naugong na medyo gumagalaw ng konti. So hindi ko na siya papatagalin kasi baka masunog yung motor niya. So pag nasunog kasi yon, malaking gastos yon. So kaya pinatay ko muna. So pagka ganyan mga boss, yung problema ng electric fan, unang gagawin natin, paiikutin natin yung electric fan sa pamamagitan ng kamay. Kasi dalawa lang yan eh. Pwedeng maganit yung pag-ikot or na maluwag siyang umikot. So tatanggalin ko lang itong screen para malaman natin. A few moments later. So ayan mga boss, natanggal ko na. So paikutin natin. So maluwag siya. Hindi siya maganit. So ang problema nito sa tingin ko, bushing to, maluwag na yung bushing niya. So kakalugin natin ng taas baba kung nakalog. So medyo malakas na yung kalug niya mga boss. So bushing nga to, o kaya yung shaft, yung shafting may tama na. So pagka ganyan mga boss, alam na natin na buo yung pinaka motor niya kasi naugong siya. Buo din yung switch natin. So yung bushing lang yung kalimitang problema nito or yung shafting. So i-check natin. Tinanggal ko na mga boss yung cover niya, yung pinaka ano. So malakas talaga yung uga niya. So hindi ko alam kung yung bushing dito o yung bushing dito sa likod yung kalog, pero mukhang yung sa likod yung nakalog na bushing mga boss. So tanggalin ko lang to, tong pinaka ano, para makita natin. A few moments later. Yung mga tornilyo mga boss, ingatan nyo kasi baka mamaya ma-misplace siya. Masyado kasing maliit yung tornilyo.
So dito nga yung problema mga boss, sa likod, yung pinakakalog, ang lakas na. Pero dito sa unahan is wala pa. So kakalasin natin to lahat. So ito lang yan, tatanggalin mo lang yung apat, makakalas mo na yung buo. Ayan mga boss, natanggal ko na to. Tinanggal ko na siya yung likod niya. So nilagyan ko lang siya ng isang tornilyo para hawakan yung mismong winding ng electric fan para hindi magasgasan yung mga magnetic wire. Kaya nilagyan ko siya ng isa para hawakan tong ano. So ito lang yung tatanggalin natin. Ito, yung bushing. So para matanggal tong bushing na to mga boss, kailangan natin i-unclip to para matanggal siya. Papalitan natin ng bagong bushing. At chinik ko mga boss, itong shafting niya. Pag sa pag-check ng shafting, sasalatin niyo lang siya kung may ukab na. Sasalatin niyo ng kamay niyo, daliri niyo kung may ukab na siya. So, wala naman akong nasasalat na ano, na ukab o magaspang, makinis pa siya. Tsaka ito yung bushing na ilalagay natin dito. Yan, wala siyang kalog. Ito yung ilalagay natin. Ito, tatanggalin natin yung luma niya. So, tanggalin ko lang ha. Itataas nyo lang to, tsaka to. Tapos mahuhugot nyo na to. Kabit ko lang. A few moments later. Mga boss, meron niya pala akong ginawa. Kasi yung clip niya, yung kaninang clip niya na tinuro ko sa inyo, malambot na siya. So, pag angat ko, naputol na siya ng tuluyan. So, itong isa na lang yung pinaka kumakapit. Kaya ang ginawa ko mga boss, nilagyan ko siya ng tornilyo at washer para ma-handle itong pinaka-cover ng bushing para hindi siya gumalaw. Ganun ang ginawa ko. So ito, nakaultaw siya. Makikita niyo, nakaultaw yung tornilyo. So, pero ang ginawa ko naman dito, kinat ko yung pinaka-ano niya, yung tumatama. So, ayan. Kasi meron siyang parang ano eh. Ito, yung parang ganyan, meron siya dito. So pinutol ko siya, kinat ko siya para lang hindi tumama dito. Kaya ang ano, ganyan 'yan. So ayan, makikita niyo mga boss. Kasi kung hindi ko siya puputulin, tatama yung tornilyo. So pinutol ko siya para hindi siya tumama, para mailagay pa rin tong pinaka gear. So ayan, kinonvert ko lang siya. Makikita niyo naman, may washer siya tsaka tornilyo para lang maayos 'to. So bubuuin ko na siya. Napalitan ko na siya ng bagong bushing. So ilalagay na natin siya dito sa electric pan. So post ko lang mga boss.
So ayan mga boss, naikabit ko na siya. Kung makikita niyo mga boss, nagkulang yung tornilyo niya. Kasi yung tornilyo nito, inilagay ko dun sa may washer, yung pinanlock ko. Tapos naghanap na lang ako ng ganito kasi wala rin ako mahanap na tornilyo. Kaya yung sa clip na lang sa motor, sa mga playerings ng motor, meron kasi kung available, kasha yon. So ito na lang ginawa ko. So ayan, testing na natin mga boss. Sasaksak ko lang ha, plug-in ko lang. So ayan mga boss, testing na natin kung iikot. So ayan mga boss, okay na siya. Naikot na siya. Tsaka hindi na rin siya nakalog. So ito, hindi na siya masyadong, hindi na siya nakalog. Hindi katulad kayo na kalog na kalog. Pero ang gagawin ko mga boss, lalagyan, papatakan ko ng mga dalawang patak lang yung shafting niya, ng dalawang patak na langis, pati yung sa likod, nilagyan ko na. So ilalagay ko lang yung mga cover, tapos te-testingin na natin kung okay. Ayan mga boss, naikabit ko na yung mga cover niya, nailagay ko na lahat. So hindi naman siya grounded. Hinawakan ko yung pinaka shafting niya o yung motor nung nakasaksak ang gumagana, kasi baka mamaya may grounded sa nilagay kong tornilyo, kasi baka sumasayad. Pero hindi naman siya, hindi naman siya sumasayad, so kaya naging okay. Kaya ngayon yan, okay na siya. Te-testingin na natin mga boss. Number 1 mga boss, number 2 mga boss, number 3. So ayan mga boss, okay na siya. Sana nagustuhan nyo yung video at sana meron din kayong napulot na kaalaman. So maraming salamat sa panonood. See you on my next video mga boss. Salamat.